back on Quick Talk with Army and Joy. And we're here to tackle about bakit ba natin kailangan mag-invest. Yes, and you are really the perfect person to ask this Not question. Not actually the perfect. No, since you are a licensed financial advisor. Thank you. So, and we've been following Chinkita, diba? Napakaganda ng videos niya about paano mag-ipon, paano maging budgetarian, yung mga ganyan. Hindi kasi, sa Facebook marami tayong mga sinishare. So, ang advocacy is why not share yung mga tips ng mga people. So, that's one of the reasons kung bakit natin siya ginagawa. Because sharing is caring. Yes, correct. Okay. Love it. So, why we need to invest? We'll give you some reasons bakit tayo nag-invest. Yes, number please. One is, bago ka nag-invest mo na kailangan, kumbaga parang financially, stable ka na rin. Kumbaga meron ka ng okay na yung income mo. Okay. Because you cannot invest naman pagka meron pa mga utang. So, okay. Mo muna tapusin mo muna yung utang yeah, mo. Yeah, debt settlement muna, how to manage your debt. Ngayon, sa investment is, if you have surplus fund, then just sitting in the bank. Okay. So, ang term na surplus is a money that's just sitting on the bank. Yes, yes. Sitting on the bank that is earning less than 1% per annum. Kumbaga, natutulog lang yung pera nila sa bank. Yes, yes. Kailangan mo siyang i-invest this for Bakit? Your money to grow. Okay. Because kung hayaan mo lang siya sa banko, kakainin lang siya ng inflation. I see. Inflation, hindi natin siya maiwasan. Correct. Average inflation natin ngayon, for the past 5 years, kung dati mga 3%, umataas din siya, nagiging 4%. Kumbaga yung parang mga nanay natin nung unang araw, sasabihin nila, lagi nilang script yan eh. Dako, dati nung ganyan, yung 1,000, isang punong basket na yung mabibili mo. Ngayon, sa panahon ngayon, mga ilang dalawa pa nila lang sa SM. Oo, yun yung mga, diba? Yun yung inflation. Maliit na bug lang ginawa, no? Yes. Kasabay ng pagtaas ng mga properties, iba naman kasi narin, dati mura lang, kasi ngayon mataas na. Yes. In effect, din kasi nagmamahal yung ginagamit ng mga building materials, diba? So yun yung inflation. Yung purchasing power natin, lumiliit. Yung 500 pesos mo, ganito na rin yung nabibili ngayon, before marami. Yes. So yun. So number two, kung ba't kailangan mag-invest, because you have financial goals. Na gusto mo kumita yung pera mo para for either for retirement or for education ng kids mo. Tsaka it's really important na Tsaka it's really important na talaga nowadays na pinaplano mo yung retirement mo. Yes. Not only retirement but also yung sa education. Like you see, you have 2 kids, right? Yes. So, boys. Kung tayo magre-rely lang tayo sa monthly income natin, then we have funds na yung hindi natin present. I-invest. Yes. Hindi natin i-invest and then walang mangyayari kasi pamahal na pamahal yung gastusin natin. At hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga anak ko na, anak, huwag mo na kayong mag-aaral. Diba, pumili ka sila ng mga Starbucks. Oo, diba? Dapat talaga planuhin lahat. As early as possible. Yes. So, work hard. Again, to yeah. Depende sa kung nasang life stages ka. Like sa edad natin ngayon. Meron kasing sinasabi na anyway na parang you work for money sa ngayon. Yes. And then, darating yung time, pag meron ka ng money, let make your money work for you. Yes, correct. So, work hard now, and then, pag meron na tayong surplus fund, tinintay na ini-invest natin. So, first, maganda may insurance ka na. Yes. Kung ka insurance, ugintin mo, then makabili ka ng property. At saka hindi lang work hard ngayon. I mean, maging wise ka on spending your money. Yes. Yung mga, sabi nga ni Chinkitan, yung mga hindi naman kailangan na bagay-bagay, huwag nang masyadong pagkagastuhan. In-explain niya nga rin yun sa isang video niya na yung simpleng diba, katakawan. Yun, binanggit niya din yun eh. Kasi diba yung parang simpleng chicheria, hindi naman siya, alam naman natin na masamahin sa katawan natin, diba? At hindi siya need. Yes. Diba? So, ayun, simpleng mga ganong bagay, diba? So, we have to really be wise on spending our money. Mas maganda kasi sa pag-i-spend talaga, uunahin mo yung mga priorities, yung mga bills. Yes. And then, set aside money for your savings. Yes, savings. So, kung whatever is left, doon mo pa kukunin yung pang-investment mo.
Bakit ko sinabi yung unay mo pa yung savings mo? Kasi kailangan mo pa emergency fund. Mm-hmm. Na what if bigla kang mawala ng trabaho or nagkasakit ka? Mm-hmm. So, dapat meron kang emergency fund na equivalent ng 6 months ng income mo. Yun nga. So, yun. Ideally, yung mga nag-i-invest is yung talaga mga nakapag-set aside na ng enough savings. Yes. Kasi hindi naman pwede yung pang-invest mo galing sa utang. Pero you can leverage, pero still may equity kayo. Like, let's say nag-invest ka sa property, so you have equity na 30%. Mm-hmm. Ang maganda ngayon, minumonthly mo lang naman yan. So, coming from your, a portion of your salary. Mm-hmm. And then yung balance, binabang financing mo na. Mm-hmm. On that way, nag-leverage ka sa funds ng bank. At the same time, yung naging madali yung pag-i-invest para sa'yo. Mm-hmm. Ngayon, maraming klase ng investment. Yes. Ano yung magandang pag-invest? Iba-iba yes. yan. Mm-hmm. Depende sa budget mo and then doon sa risk appetite mo. Mm-hmm. Kasi for example, yung mga client na gusto nila mabilis agad yung mataas yung income. Mm-hmm. So, ideally, pwede mo silang i-refer na mag-invest sa stocks. Mm-hmm. Ang problem sa sa stocks, kailangan mo i-inform si client that the higher the return, the higher the risk. Mm-hmm. Kung ang risk appetite niya is masyadong mababa, let's say conservative siya, mm-hmm. hindi mo siya pwedeng i-encourage siya mag-invest sa stocks. Yes. Pwede mo siyang ibigyan ng ibang options. Mm-hmm. Ngayon, since ano yung ibang options, we have bonds, we have corporate bonds, we have government bonds mm-hmm. na pwede sila mag-invest. Mm-hmm. Hindi lang lahat aware and alam kung saan yung mga facility para makapag-invest sa mga ganung types ng investment. Yes. Bonds is like, you are lending money to a corporation or to a government. Mm-hmm. And alisin natin yung sa bonds, let's say, let's go back to real estate. Maraming investment din sa real estate. Yes. They can invest in lot, they can invest in residential condominium, mm-hmm. they can invest in a condotel. Mm-hmm. And sa business, it's merong form din ng investment yung mga mm-hmm. sa financing. Mm-hmm. Ngayon, isa-isahin natin yan. Yes. Basta ang importante, pag nag-i-invest ka, check your funds. Make yes. sure na kaya mong tapusin yung isang investment na yun. Oh. And then, lagi mong titignan yung exit mechanism ng isang bagay. Okay. Kaya maraming mga nai-scam, oh, ganito ang kitain mo. Oh, ang tanong, paano ka makakapag-exit, di ba? Kailangan mo pala mag-recruit. Yes. Oh. Oh. So, yung sa property, baga matitem ka na ganito yung kikitain mo for a short period of time, yes. tapos ayun, wala namang palang stability. Hindi. Kumbaga parang, kasi yung scam, ano yun eh, hindi naman siya investment eh. Ngayon kung alam mo sa isip mo na kailangan mo titignan yung exit mechanism ng isang bagay, for example, sinasabi nila, sa stocks, very liquid yan. Mm-hmm. Pero ang question is, do you think, hindi naman yung gumaterialize na ilabas mo yung pera mo pag hindi maganda yung market conditions. Mm-hmm. Ganun din naman sa property, kapag naman walang bumibili at your price na gusto mo, mm-hmm. hindi rin ganun ka, hindi rin ganun mo kadaling maliliquidate yung pera mo. Mm-hmm. Ngayon, merong strategy to, kumbaga, ready yung expectation mo and then to avoid yung parang kailangan mo ng pera na ganito tapos hindi mo pala agad maliliquidate pa. So, mm-hmm. like sa property, pwede ka mag-invest sa mga, alam mo na mataas yung absorption rate. Yes. Yung mga madaling ma-dispose. Yes. Or, madaling maparentahan. Yes, pag madaling maparentahan, mas madali rin siya ma-resale or ma-flip. Yes. Sa stocks din naman, mas maganda bumili yung mga blue chips na stocks. Sa mga, like, PLDT, mm-hmm. and Ayala, SMIC Investment, mm-hmm. then yung iba pa. Mm-hmm. But, if the client, halimbawa yung age medyo matanda na rin, mm-hmm. hindi mo rin siya pwedeng i-suggest na mag-invest sa stocks. Mm-hmm. So, depende rin sa age. Yes. Sa safe investment mo na siya. Uh-oh. Pwede mo siyang ilagay sa mga government bonds. Okay. Sa government bonds naman, yun nga lang, longer yung period, yung holding period niya. Mm-hmm. So, depende kung ano yung timeline ni client. So, marami kang dapat tignan. Mm-hmm. Yung timeline ni client sa investment, mm-hmm. kailan niya gustong ma-liquidate pag sa property, yes. pag sa, yun kasi yung titignan mo din eh, timeline ni client, the budget of the client, mm-hmm. and then yung risk appetite ni client. Mm-hmm. Yung readiness din ng funds niya. Okay. Huwag tayo mag-encourage ng client na mag-invest tapos wala pa siyang insurance or not unless ayaw niya lang talaga kumuha ng insurance. And then wala siyang enough na emergency funds pa. Mm-hmm. So, yun din. So, mas maganda, matutulungan natin si clients pagka tinitignan din natin yung parang kalagayan nila. Yeah. So, yun lang. Masyado po ako mabilis magsalita. Hindi, ayos. Pasensya.
Pero if you have questions or if you want na mas ma-personalize mm-hmm. yung investment advice, kasi hindi siya yung parang applicable to all, yes. na parang one investment is applicable yes. sa lahat. Different types of people mm-hmm. has different types of appetite when it comes to investing. So you do really have to check on talk to a financial advisor. Yes. Talk to us. Yes. Yeah. Property specialist. Diba? / financial advisor. Yeah. Diba? So yun, for any questions again, you can DM us or call us on our number. Yes. And follow our page. Yes. Please follow our page. Property goals and Bless. Yes. Investment with a plus. Bye bye. Thank you guys. Bye naman natin. So, hi mga ka, ano tawag, gawin natin na ano, pangalan yung audience. Hi so, investors. Hindi, mga, parang ano sis. Hi millionaires. Ano? Eh, mga millionaires yung mga perlas mo eh.